Gusto ko rin malaman kung saan nyo nakuha yung batayan nyo na si Pedro yung naunang papa sa Roma. Yun ang pinakapunto ng gusto kong pag-usapan natin. Oh, sige. Ba't kami naniniwala na siya ang unang papa sa Roma? Okay. Yun ang gusto kong makita kung ano ang batayan ninyo. Okay. Kami bro, naniniwala kami na si Apostol Pedro ang unang papa sa Roma kasi siya ang unang obispo sa Roma. Hindi siya papa dahil may tumawag sa kanyang papa. Hindi siya papa dahil nagpapatawag siyang papa. Hindi siya papa dahil yun ang turo ng Katoliko. Kaya siya papa kasi siya ang unang obispo sa Roma. Kung babasahin natin yung Catholic dictionary na laging ginagamit ang andating daan, yun ako muna ha. Yung ginagamit ang andating daan the Catholic dictionary, itong sinasabi dito. Yan, ang sabi ganito. Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 171, the popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek Papas. Title was first mentioned by St. Innodius, date 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. So yung Pope ay popular title of the Bishop of Rome. Ngayon, sino ba ang first Bishop of Rome? So, mas maganda alamin natin kung sino ba ang first Bishop of Rome para ano natin ano? Search ko muna ito ha. Who is the first Bishop of Rome? Sargento. Yes. Yun nga ang ano, kasi kung history sa akin, mas gusto kong paniwalaan yung may batayan sa Biblia. Kahit hindi letra puro letra, kung sa diwa. Okay. Kasi so, yan nga ang hinahanap ko dapat. Brother Jendo, yes. Sa Biblia, pwede dapat, ba malaman anong reliyon niya, anong sitwasyon? Bro, anong sayta ka bro? Bago kita sagutin bro. Yan nga ang gusto kong katunayan kasi di ba dapat tayo ay naniniwala sa Biblia. Bro, anong sekta ka bro? Ay, dati akong ano sir, dati akong galing ako sa Assemblies of the Firstborn. Ngayon ano ka bro? Ay, sa ngayon hindi na ako pumapasok sa reliyon, bro. Ah, so wala ka ng reliyon ngayon? Wala. Okay, maganda yan. Maaari bang ma-open mo yung camera, bro? Kasi kanina pa ako nag-ask to start video para naman makita ka namin. Ay. Hindi ko nga alam kung anong pipindutin ko dito. I-click mo lang yan, bro, na lumalabas na i-accept mo lang yung aking request to start video. Taga-Bicol ka rin, bro? Hindi, bro. Kaya medyo hirap din ako mag-Tagalog kasi Ilocano. Ah, Ilocano. Si Brother Juban pala sana, Brother Jando, no? Ilocano. Sige, so, bro. Okay. Okay, ha. Ito, lilabas ko kung sino ang unang Bishop of Rome. Ito. Ang sabi dito, ganito. Kami bro, unang-una kami mga Katoliko, hindi kami Bible alone kasi hindi naman lahat ng katotohanan sinasabi ng Biblia. Mga katotohanan din sinasabi ng Biblia, pero kung pupatayin natin ng ang biblical na batay, kung si Apostol Pedro ang unang bishop sa Roma, yes, eto, unang-una, basahin ko yung ano, yung nakapunta siya, teka, sino to? Sino to matawag? Wait lang muna ha, huwag muna tawag ha. May sinasagot pa ako ha. Okay. First bishop, sa amin, si San Pedro, nakapunta siya sa Roma. Unang Pedro 5:13 sa The Living Bible, ito ating mababasa.
Unang Pedro 5:13, ganito ang ating mababasa. The church here in Rome, she is your sister in the Lord, sends you her greetings, so does my son Mark. Itong First Peter, ito isinulat ni Apostol Pedro, siya ay nasa Roma. Ano ba yun? Anong kalate? First Peter. Peter 5:13. No. First Peter 5:13. Okay na, nakita mo na? Oo. Yung nangungumusta? Oo. Oo. Ano, okay ka na? Okay na ba? Sabi kasi dito sa 12, isinulat ko yun. Oo. 13. Hindi, dito, itaas mo lang dito sa talatang 12. 12. O sige, 12. Sabi ganito, I am sending this note to you through the courtesy of Silvanus, who is, in my opinion, a very faithful brother. I hope I have encouraged you by this letter, for I have given you a true statement of the way God blesses. What I have told you here should help you to stand firmly in His love. Tanong-tanong mo dyan. Yun ang gusto ko sanang pag-usapan, bro. Kasi kung itong ginamit mo, hindi naman nagpapatunay na si Pedro ay napunta sa Roma at hindi bro, naman sila na ano. Ayan, bro. Nakikita naman sa screen ko, di ba? Nakikita sa live yung ano, yung talata eh. Huwag mong kilip ko. 1 Peter 5:13, the church here in Rome, tatagalogin ko ha, ang iglesia dito sa Roma. Ang iglesia dito sa Roma ay ang kapatid nyo sa Panginoon. Ay bumabati sa inyo, ganun din ang ating anak na si Marcos. Liwanag ba dyan, no? Ang iglesia dito sa Roma. Ang nilik ko doon sa 12, na wala naman sinasabi doon na Roma, eto may Roma dito, ba't nilik ko mo sa 12? Hindi, bro, ang hinahanap ko dito. Bro Jando, may tanong ako muna kay Bro Ramon, bro. Bro Ramon. Sige, may tanong ako sa iyo, bro. Dito, may babasahin tayong talata, bro, kung sasangayunan mo ba ito sa Isaias, bro. Ito ang sabi ni Isaias, no? Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa iyo, sa kanya, ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Sa 22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. So ayon dito sa hula ni Isaiah, bro, ang mabibigyan ng susi ni David ay magiging ama ng sambahayan ni Jerusalem. Sangayon ka dito, bro, o hindi? Ang ano ko kasi dyan, bro, si Kristo yun. Yes, wala tayong ano diyan, wala tayong duda nga si Kristo ngayan. Pero sa tanong ko, ang mabigyan ng susi sa sangbahayan ni David ay magiging ama ng sangbahayan ni Jerusalem, sangayon ka ba diyan o hindi? Yung pakiulit nga, bro. Ang mabigyan nitong susi sa sangbahayan ni David ay magiging ama. Sangayon ka ba diyan o hindi? Si Kristo ngayon o... Yes, wala tayong tutol. Diyan ang tanong ko, kung sangayon ka ba na ang mabibigyan ng susi, magiging ama? Oo, kasi naging ama nga natin, naging ama nga si, ano eh, Kristo. Yes. So yung susi na pinangahawakan ni Kristo, ibinigay ba niyan sa iba o wala? Siguro ang... Baka gusto mong palabasin yung Mateo 16. Oh yes, yan. Kasi yan ang konteksto niyan. Kaya nga siya ang unang ama ng sangbahayan ni David o ni Panginoon sa Kristo. Kasi ang susi na yan, ibinigay niya kay Pedro. Alam mo naman pala ang talata, tinatanong mo pa. Kalinaw naman dyan kapatid, na sa Mateo 16:18, yung susi na yan, ibinigay niya kay Pedro. Di ba? Mapabasa naman dyan. Oh, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko sa iyong iglesia, ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Kaya nga, ibinili niya kay Pedro ang susi kasi nga babalik na aakyat na siya sa langit. Oo. Ayun. Bro, ayun. Ayun. Sabi natin ni John Ray na
binigay ni Kristo ang susi kay Apostol Pedro? Oo, sang-ayon ako doon. Okay, sa pagsangayon mo niyan, sangayon ka rin ba doon sa Isaias, sa hula ni Isaias, na ang makakatanggap ng susi ni David ay magiging ama? Pero hindi si Pedro ang sinasabi ay, doon. Ay, binigay na nga kay Pedro eh. Binigay na nga kay Apostol Pedro bro eh. May pagkakaiba kasi yung... Wala pagkakaiba yan kasi... Wala pagkakaiba. Wait lang pala dyan, Lepe. Klaruin lang muna ako dito ha. Ang susi ni David, binigay ka. Sabi mo, ang katuparan noon si Kristo. Ang binigyan ng susi, magiging ama. Sumang-ayon ka doon. Tapos si Kristo, naging ama natin. Sumang-ayon ka rin doon. Ang tanong doon, yung susi binigay kay Kristo, binigay pa niya kay Apostol Pedro, hindi? Apostol, sino si Apostol, Apostol Pedro? Yung susi na natanggap ni Kristo, galing sa susi sa bahay ni David. Ako na bro. Teka, muna bro, klarin natin bro. Huwag ka muna umiwas. Gusto ko lang kung maraming nanonood sa atin eh. Pangit naman na, palos ako, pangit naman na ano na hindi ka susunod. Paano natin maklaklarify ang isang issue kung iiwas tayo, hindi ba? Binigay si Kristo nakatanggap ng susi ba ayon sa bahay ni David at tatawagin siyang ama. Sabi mo si Kristo katuparan nun. Hindi ko na, hindi ka kasalong atin yun. Okay. So yung si Kristo naman, nagbigay ba ng susi kay Apostol Pedro? Yes or no? Oo, nagbigay nga. Nakasulat nga sa mga yun. Dahil nagbigay, tatawagin ama o hindi? Si Pedro? Oh, binigyan. Yan ang sabi sa Isaias, di ba? Ang bibigyan ng susi, magiging ama sa sambahayan ng Huda. Magiging ama. Tanong, nang natanggap ni Apostol Pedro ang susi, naging ama ba siya para sa'yo o hindi? Hindi lang naman siya ang ama at yung ginagawa. Nung natanggap ni Apostol Pedro yung susi ni Kristo, para sa'yo, naging ama ba si Apostol Pedro o hindi? Ito kasi ang ano dyan bro, ito, yung pagkaunawa ko kasi sa nakasulat. Bro Ramon, palalahanan lang kita Bro Ramon, ang sabi mo kanina kasi, gusto ang gusto mo, ayaw mo sa history, bibigyan ka sana ni Bro Jando ng historical proof, ayaw mo kasi ang gusto mo yung biblical proof kahit diwa. Oh. Ito sobra pa to sa diwa bro eh. No, kasi papaunawa ko sa'yo, unang-una, ang sabi sa hula ni Isaias, tatawaging ama. No, tatawaging ama, ayan no, magiging ama siya sa taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda, ang bawat mabibigyan ng susi sa sambahayan ni David. Mayroon pang kapangyarihan na siya lang ang makapagbukas at makapagsara. No, kung babasahin mo tuloy-tuloy ang 22, walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makapagbukas at anumang sara niya. Yan ang mismo sinabi ni Panginoong Hesukristo kay Pedro, di ba, sa Mateo 19? Hindi isasara yung tatalian yun. Yun yung ginamit doon. Arias lang yan. Iba eh. Bro, kasi diwa. Pareho lang yan eh. Ang point kasi dyan, kapatid na Ramon, ayon sa hinahanap mong diwa, sa hula, yung mabibigyan ng susi, biblically, ang mabibigyan ng susi, magiging ama. Yun ang hinahanap mo eh. Ngayon, si Pedro, binigyan ng susi, napakalino dyan sa 18 upisahan. At sinasabi ko sa iyo, si Panginoong Hesukristo ang nagsalita nito, ikaw ay sino ang sinabihan dito, bro? Bro Ramon, sa kung makikita mo dyan, sino sinabihan? Sinabihan ni? Ni Panginoong Hesukristo. Yan, naka-highlights na dyan, no? Hindi ko makita. Ay, hindi mo pala makita. Sige, basahin ko na lang. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. So, si Pedro to. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay at hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo, Panginoong Hesukristo to eh. Sabi mo, di ba? Si Panginoong Hesukristo yan is, tama yun. Nasa Revelation 3:7 yun. Ang humahawak ng susi ay banal sa Panginoong Hesukristo. Pero sa 19, ibibigay ko sa iyo, ibinigay niya kay Pedro, ang alin? Ang mga susi ng kaharian ng langit. At ito yung sinabi sa Isaias, ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Nakita mo yung paralelism? Yan yung sinabi. Oh, pero ang point dyan, ang makatanggap ng susi, magiging ama. Kaya nga siya ang ama eh.
siya ang pinakaunang ama sa sangbahayan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na ang ibig sabihin ng iglesia. Siya ang ama, kaya siya ang pinakaunang ama ng mga Katoliko as a visible head of the church Christ founded. Bro, Junry, baka hinahanap niya yung salitang Pope. Oh, yung Pope, ama rin naman okay. Yun, yun naman yun. Para mas maintindihan niyo po, brother. No? Yung mababasa kasi, yung... Kanina, diwa lang hinahanap mo, ngayon mababasa na. Eh, si Pedro, pakinggan niyo muna ako. Si Pedro, wait lang muna. Tayo dito, nagkikipagtalakayan ka for clarification. Hindi ba? Mag-clarify tayo. Ayon sa hula ni Isaias, ang bibigyan ng susi, makakapagsara, walang makakapagbukas. Pag siyang nagbukas, walang makakapagsara. Tapos tatawagin siyang ama. Magiging ama siya. Ngayon, sabi mo si Kristo ang kinatuparan. Tama. Si Kristo, kinatuparan. Ngayon, si Kristo, binigay naman yung susi kay Pedro. Tapos sabi niya, anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Anuman ang ipagbawal ko sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Dahil binigay na ni Kristo ang susi kay Apostol Pedro, naging ama ba siya para sa iyo o hindi? Siyempre, kung sa spiritual, ano nga na ipasilangan? Ano, tumanggap na siya, tumanggap na siya, bro, dyan, do. Ayun, nasagot na pala. O, mag-next na lang tayo. pero yung hinahanap ko yung paano natin sasabihin na si Pedro ay siya ang naunang papa sa Roma, yun ang hinahanap ko kasi, bro, nagsabi ka, bro, punta sa pakinggan niyo muna ako, ah. Bro, nagsabi ka, bro, napunta sa Roma, bro, sabi mo, bro, napunta ka na sa Roma, binigay ko na sa iyo kanina ang Pope, ang tawag sa Pope, Bishop of Rome. Ngayon, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Ang tanong, tutol ka ba na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma o sang-ayon ka? Sabi mo nga, bro, pero walang talata. Yun ang hinahan. Ano yung kulanta? Kasi may talata manuwala, nangyari ang nangyari na. Ito, diwa ha? Lang ang hinahanap niya kanina, Bujando, diwa lang. Diwa lang hinahanap mo kanina, kaya binigyan ka ng diwa, nakahanap ko ng letter for diwa. Ito, bro, ha? Medyo ano kasi, malayo sa diwa yung kwan, yung kaliwa. Oo ka na nga eh. Diba, naniniwala ka ba kayo na sila ang pinagkatiwalaan? Bro, teka muna, badara mo, wag ka munang lumiko, bro, kasi paano natin makaklaro ang isang issue kung paliko ka ng pag lumiliko ka ng lumiliko? Okay? Hindi naman ako nagpapaliko pero yung talata nga yung hinahanap ko bro, naniniwala ka ba, bro, Ramon, na may talata mo nung wala nangyari na ang nangyari na, naniniwala ka doon o hindi? Sa aral dapat nakasulat. No, sagutin mo lang, bro. Yung ano, bro, yung may talata mo nung wala nangyari na, naniniwala ka doon o hindi? Parang di yata tamang tanong yan. Sige. Para di yata tamang tanong, ano? Okay, ganito. Hindi si Apostol Pedro ang unang obispo ng Kristiyano sa Roma. Sino, bro? Bigyan mo ako ng ano mo. Kasi yung sagot ko, kinokontra mo eh. Kaya, ito yung ihingan ko kayo ng clarification para sa lahat ng mga nanonood. Hindi si Apostol Pedro ang unang obispo ng Kristiyano sa Roma. Sino, bro? Walang nakasulat, pero ang nakasulat, ang naunang nangaral sa Roma, si Pablo. Okay. So, sabi mo si Apostol Pablo ang unang nangaral sa Roma. Anong taon si Apostol Pablo pumunta sa Roma? Anong taon si Apostol Pablo pumunta sa Roma? Eh, walang nakasulat kung anong taon yun. So, hindi mo alam? Hindi. Okay. Tuturuan ka namin kung anong taon siya pumunta sa Roma, maniniwala ka o hindi? Ba, hindi rin. Kung nakasulat, hindi ko paniwalaan. Hindi mo. Alam natin na wala sa Bible kung anong taon siya pumunta sa Roma si Apostol Pablo, pero talagang nagpunta siya sa Roma. Ang tanong, maniniwala ka ba kung binigyan ka namin ng taon kung ano siyang taon pumunta doon? Mali yung tanong na yan. Di ba ang nakasulat? Di ba ang Biblia, ang nakasulat sa Biblia na nangaral, di ba si Pablo doon sa Roma?
Bro, ulitin ko ha. Alam natin sa Biblia si Apostol Pablo pumunta sa Roma. Alam natin 'yon. Sa Biblia pinasa ko si Pedro naman nakapunta rin sa Roma. Ito na mga tanong ngayon. Dahil sila nagpunta sa Roma, alam mo ba kung anong taon sila nagpunta? Sabi ko, hindi mo alam kasi walang nakasulat. Ngayon, sasabihin namin sa iyo, kung anong taon pumunta si Apostol Pablo sa Roma, anong taon si Apostol Pablo pumunta sa Roma, maniniwala ka ba? Siyempre, hindi. Ay, huwag ba? Hindi niya na kailangan magtanong kung saan maniwala. Bro, useless na magtanong ka kung ayaw mo palang maniwala. Hindi yung... Kung nakasulat sa Biblia, paniniwala mo. Bro. Walang, bro Ramon. Hindi ka naman nagigipag-clarify sa amin eh. Kung sa boxing ba, magsunod ko ka tayo sa ring. Bro Janto. Yung bro. Ang ganito, bro Ramon. Bro Ramon. Nang kung anong gagawin tapos napunta tayo agad sa ano? Parang bro. May isang tanong lang ako sa iyo, bro. Pwede po ba? Bro Ramon. Okay. So ito po ay a very simple question lang po, Bro Ramon, sa ano. Dahil sabi mo kasi kapag hindi mabasa sa Biblia ay ibig sabihin hindi ka maniniwala. Tama po ba 'yung narinig ko? Hindi naman lahat kasi Bro, ano lang. So ibig sabihin clarification, ibig sabihin naniniwala ka kahit hindi nasulat sa Biblia. Pero naniniwala ka ba kahit hindi nasulat sa Biblia o lahat ng pinaniniwalaan mo kailangan nasulat sa Biblia? Sinabi ko nga kung mauunawa sa diwa. Ah, sa diwa. Oh. So ibig sabihin pala yung petsa hindi yan naayon sa diwa. Yung date. Wait lang brother ano ha? Brother Romel ha? May kaklaruin lang ako sa kanya kasi sa tikita ko na umiiwas siya dito eh. Bro, itong binasa ko bro, unang Pedro 5.13. Sinong nagsulat ng unang Pedro? Sagutin mo, Padre Ramon. Unang Pedro? Sulat niya. Siyempre si Pedro. Hindi pa rin si Pedro. Sabi niya, Apostol Pedro, ang iglesia dito sa Roma. Nasaan siya nang isulat niya ang Peter? Ganito ah bro, kasi yung itong binabasa ko kasi bro, huwag kang umiwas kasi may talata ako nakikita. Kanina naghahanap ka talata. Ngayon may talata ko ipinapakita sa screen, nababasa ng sa mga live namin. Babasa ha? Kaya ipakita mo rin sa kanilang sinasagot mga aking tanong. Tanong, nang sabihin ni Pedro, ang iglesia sa Roma, nasa si Apostol Pedro nang isulat niya yan? O tama niya, wala nga ako ng kundi. Dede, sabi ni Apostol Pedro, ang iglesia dito sa Roma ay kapatid nyo sa Panginoon. Pinabati kayo, ganyan din ang aking anak na si Marcos. Ang tanong ko, nasaan si Apostol Pedro nang isulat niya ang aklat ng unang Pedro? Nasaan siya bro? Ang sabi kasi dito, nangungumusta si Pedro dun sa Roma. Bro, sagutin na bro ha. Ano ang hir para sa iyo? H-E-R-T. Ano ang hir para sa iyo? Ano ang Tagalog ng hir? Huwag ka kasi ma-English, bro. Pilosopo. Paano ko naghahanap ka ng diwa? Ito, sobra pa sa diwa. Letra po letra ito eh. Ano ang Tagalog ng hir? Kawawa ka naman sa tanda mo yung hindi mo alam kung Tagalog ng hir? Dalawa lang yan bro, dito o babae? Ano yung hir bro? Sa Tagalog bro, ano yung hir kung hindi yan dito? Babae.
Ibig mong sabihin, ang ibig mong sabihin, bro, si Pedro, harap-harapan na kinukumusta na kinukumusta niya yung tao doon sa Roma? Ay, hindi nakakaunawa. Hindi nakakaunawa, no? Nagaanap ng diwa, hindi para makaunawa. Pedro, nasa Roma nang sabihin niya ito. Ang iglesia dito sa Roma, sangayon ka ba sa binabasa ko rito o tutol ka? Kapatid de Ramon, ang nais ipahiwatig ni Bro Jan do sa iyo, yung binasa niya. Ito ang pagkasulat ni Pedro. Ang kapatid ninyo dito sa Roma. So nung sinulat ni San Pedro, inako niya na siya ay nasa Roma kasi nga ang kapatid niyo dito. Siya ang nagsulat eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin ikaw nagsulat tapos wala ka doon. Sabihin mong dito tapos wala ka doon. Illogical yun. Kaya nga, ang kapatid nyo dito, ibig sabihin nandun siya sa Roma, kapatid, si Pedro na nagsulat ng First Peter, nandun sa Roma. Kaya nga, ang kapatid nyo dito sa Roma ay nangangamusta sa inyo at ang inyong anak, na, at ang inyong kapatid na si Mark, na aking anak, tinawag niyang anak si Mark. So ano siya niya Mark? Kung si Mark, hindi nga tunay na anak din si Mark eh. Pero tinawag ni Pedro na anak. Anak sa pananampalataya. So, dahil anak niya sa pananampalataya si Mark, ano si Pedro, bro? Father. Atay. Oh, ama sa pananampalataya. Tama? Oo. So, this, nasagot na yung sagot tanong mo. Hindi nga. Ama nga, pero hindi lang naman siya ang ama. Kahit pa marami, bro. Bro, di, hindi yan ang argument mo. Ang argument mo, kung saan mababasa na si Pedro ay ama, hindi mo argument kung ilan ang ama. So, ibang topic yun. Sa argument mo lang tayo mag-focus kung si Pedro ba ay ama, saan mababasa. Inako mo na ngayon. So, tanggapin mo na yan. Natalo ka sa gabing ito. Kahit hindi ito debate. Pero, yung ginamit nyo dahil sinabi niyang dito, ibig bang sabihin na siya na yung unang papa? Ganun kasi yung pinapala. Ibang argument din yan. Ang kinaklaro lang namin muna dito, bro, bago natin yan takbuhan kung siya bang una. Susangayon ka na ama din siya sa pananampalataya. Oo. Oh, susangayon ka na doon? Oo. Okay. So, dahil siya ang una, sangayon ka, dahil ama si Pedro, sangayon ka ba na yung ibang mga kasama niya, mga apostol, mga ama din yon? Oo. Okay, sige. Para patunayan ko sa iyo na siya ang una, ha? Basahin ko kung sino ang unang ama dito sa ayon sa Biblia. Okay, ikaw babasahin ko sa iyo kasi hindi mo makikita kasi gusto mo Bible o ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Sino ang una dito? Sabi dito, bro, si Simon, no? Oy, nawala, wait lang ha. Oh, sabi dito, sa pinakauna sa lahat, ito. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro ang pinakauna. O sa 12, bro, sino ang pinakauna? Noong sinulat, una si Pedro na isinulat. Hindi siya ang una. Walang diwa na nagsasabi na pinapatunayan na siya ang pinakauna. Siya na ngayong una eh. Ba't siya ilagay sa una kung pinakahuli pala siya? Ano ka ba? Ba't siya magiging una kung nasa pinakahuli siya? Sige nga, gamitin mo ngayong logical mo, bro, na reasoning. Inagay nga siya ng Diyos, pinakauna siya sa labing dalawa, siya ang pinaka... Diba, aminado ka na lahat ng apostol ama, tama? Wait lang, brother Jun, wait lang. Sige, bro Jando. Minute po kasi nakikita ko sa kanya, nangaasar lang siya. Kasi putata na. Una, hanap siya kahit sa diwa. Binigay yung diwa, Isaias 22, binigay na yung diwa, tapos naghanap naman ng letra for letra. Binigyan ko ng letra for letra ang iglesia dito sa Roma. Gumawa ko pa ng ibang reasoning. So sa madaling salita, natalo na siya pa at sa letra for letra. Ang ginagawa na lang niya ngayon, nangaasar. So kung wala pa ng ibang tanong, Brother Ramon, tatawag na ako ng iba. Bro, okay. Jando, sagutin natin yung kanina, yung baka malate, baka wala, maano na siya, yung sa pregnancy lang, mabigay natin yung pwede ba daw makipagtalik lang madalian? Di ba naghihintay ng sagot? So yan, sa mga nakikinig ngayon, good news sa inyo, mga brothers. So sabi rito,
Sexual intercourse occurs during infertile period of the woman's cycle or sexual act during pregnancy. Ayan, no? So sabi rito, senior cat na natin, therefore it is morally licit. Ano yung morally licit? Accepted. Okay, legal. So legal po yon, tanggap na simbahan yan, pero depende po sa depende sa sitwasyon ng ano, no? Halimbawa, yung kung may sakit yung asawa, yung madaling ma-miscarriage o madali siyang maano, hindi i-check niyo sa doktor. But during pregnancy, ayan, good news sa mga ano, kahit buntis po siya, hindi makaka-apekto sa bata yon. Tanggap na po simbahan yon, hindi yung kasalanan. So, yun, pwede po. Ano? Pero may, yung may mga risk sa mga may risk, may delikado na baka ma-miscarriage siya o maano, ipasuri niyo sa doktor kung hanggang kailan, ilang months ang pwedeng galawin. But ang tanong niya, habang buntis siya, pwede bang galawin? Yes po, sabi na simbahan. It is morally licit or it is morally legal or accepted by the church. No? Wala pong problema kapatid, no? Kasi nandun na kasi yung procreation, eh, may bata na. Eh. So pwede daw galawin yon. Unless no yung may mga risk o may delikadong may mga kasi nagbubuntis na delikado kapag nagtatalik na yon ay medyo ipasuri niya sa doktor niya na itanong yon kung safe pa siyang galawin no ang doktor na makakapagsabi noon pero dun sa tanong mo kasalanan no hindi po kasalanan kapatid na galawin ang buntis ayon sa simbahan yun po kapatid at okay Bajanda, wait lang isa lang bro ito. Siya pala ito, yung ano? Bajando. Ramon Busagna Tukiad. Yes, Bajando. Oo. Oh. Dagdag ko lang doon kay Bro Angel kasi yung sa amin din na kinonfirm ko rin yan sa ano dito. Tama yung ano lang, with love and respect din. Kinakailangan yung partner mo ay ano rin siya, gusto din niya, hindi yung ikaw lang may gusto. So with love and respect at ingat lang na huwag tamaan yung ulo ng bata. Hindi, tsaka siyempre depende rin kung buntis na yan, marami nang nararamdaman yan, no? So yung respect and love na baka hindi na siya pwede o masama na pa kanila sa pagbubuntis, igalaw ka pa ng galaw sa kanya. So isa yun na pwede i-consider natin. Pero kung sinful hindi naman. Chinye, kung ako may delikado ba sa bata, sabi dito na research ko, walang connected daw kasi malayo yung ano ng womb kaysa dun sa puwerta ng babae. So wala naman daw epekto sa bata yun, yung alimbawa nagtalik. So wala naman epekto, kaya lang, yun nga, with love and respect, sabi nga ni Father na kailangan yung, siyempre, intindihin mo yung sitwasyon niya, iba na yung mararamdaman ng buntis na babae kaysa dun sa wala siyang anak o wala siyang dinadala kapag nagtatalik. So kung medyo masama pakiramdam niya, wag naman pilitin. Pero dun sa kasalanan, yun, hindi po. With love and respect pa rin, tama. Yun po kapatid. Okay, so siya pala itong Ramon Busagna Tokia Senior. Sabi niya, ay, pa, siya pala yan! O sabi niya, paano punto para magipag-aral sa inyo? Nagipag-aral, sinagot naman yung tanong niya, ayaw lang niya tanggapin. So, yan pala yung ano bro Jando, yung pilit na kinukontak natin noong nakaraang araw? O so ano siya, pakunwari lang ito sinasabi niya ng para magipag-aral. Kasi yung tanong niya sa diwa, nasagot na. Sa letra for letter, nasagot na rin. Sobra pa sa diwa yung binigay natin, ayaw tanggapin. Gagawa ng ibang lusot. So, hindi ka nagkikipag-aral sa amin, bro. Ha? Gusto mo lang mangasar eh. O, ang gusto kong paksa eh, bakit kayo hindi Bible alone? Kasi maraming mga katotohanan sa mundo, hindi lang sinulat ng Bible, kaya hindi kami Bible alone. O, yan ha? Sabi niya, wala tayong dapat pag-aaral. At saka, bro Jando, oh. Nakapagtaka siya, ba't naniniwala pa siya sa Bible, eh, wala na siya sa reliyon, pang-reliyon ngayon, sabi niya kanina. Yun na nga. Kaya, Brother Ramon, sa madaling salita, kahit mag-deny-denial ka pa dyan, marami nanonood, nabutata ka sa diwa at sa letra po letra ang mabasa, nabutata ka doon. Kung meron ka pang ibang tanong, itanong mo na. Kung wala, lipat ako sa iba. Okay? O, Ramon, nasampulan ka na tuloy. Sige,
Huwag ka mangasaran dito, lugar para sa asaran. Sige, mag-unmute ka. Paramdam mo sa amin na magaling ka, bro. Hindi yung parang pinapakita mo sirado isip mo. Sige na. Ha, Ramon, mag-unmute ka, Ramon. Ayaw mo na mag-unmute? Okay lang, ayaw mo na mag-unmute. Lipat ako sa iba. Last question na lang. Ayaw na niya mag-unmute. Nabutata. Dito tayo. Bitagam. Natanda na. Magipag-aral ka sa amin, dapat bukas ang isip mo. Kasi kahit sa diwa, may sa diwa. Binigyan ka ng diwa, ayaw mong tanggapin. Liko ka pa rin. Binigay na natin yung siya lang ang binigyan na susi. Siya lang binigyan. Sa lahat ng mga apostol, sabi niya, paan malaman siya nga yung una, siya yung ganito, siya nga binigyan na susi eh. Tsaka siya nga lang at ang pensyon ninyo, pinalitan nga ng Pedro eh, yung pangalan niya eh. Hindi at saka siya ang pinakauna sa 12 bro angel na hinahanap at, niya. Siya ang pinakauna, yun na nga. At sasabi niya, bakit daw siya yung una, siya daw yung papa, siya daw yung ama eh. At tandaan mo, brother, no, kung nakikinig ka ngayon, ang papa, ang term na papa, ay eh, yun ay Latin. No? Papa is Latin word sa ama. So wag mo hanapin yung papa, yung papang yung Latin word dun sa Tagalog or English, no? So kasi ang papa Latin 'yan, Latin salita. So dun nalilito yung mga tao. Ang pope or papa is a Latin word na ibig sabihin ama. Biblically, binibigyan ng susi, pinapangalanan ng ama ang pananampalataya. Bakit siya ang una, siya lang ano? Kasi siya lang binigyan eh. Tapos siya pa yung pinakaunang lagi dyan sa luna sa listahan si Apostol Pedro. And then sa church history, sa kasaysayan, siya talagang pinakaunang papa, kapatid. So hindi mo pwedeng ipaghiwalay ang Biblia at ang church history, no? At ang kasaysayan ng simbahan. Hindi mo pwedeng paghiwalay yung kapatid dahil kung dahil pag ipinaghiwalay mo yun, hindi mababasa eh. Hindi mo mababasa namatay sila, edi hindi sila namatay. So kung hindi, gusto mo letra for letra, eh paano yan? Hindi mo naman mababasa na pinatay sila. Edi paano yun? Hanggang ngayon buhay sila. Dahil hindi sila. Naalala ko tuloy, Bro Angel, yung debate ni Pati Darwin nung nakaraang linggo lang, nakaraang buwan ba yun? Kay Anides, sabi ni Archie na, hindi totoo yan kasi wala sa Biblia, sabi ni Padre Darwin. Wala tayo sa Biblia, hindi rin tayo totoo. Oh, hindi tayo totoo. Hindi tayo nag-exist kasi wala tayo sa Biblia. Napansin ko yung huling hirit niya, sabi niya, dahil ba dyan naging papa si, ano, si Pedro? Dahil ba dyan naging papa si Pedro? Sinagot ko na kanina, hindi ba hindi siya naging papa dahil tinawag siyang papa? Hindi siya naging papa dahil nagpatawag siyang papa. Hindi siya papa dahil sa turo ng Katoliko na papa siya. Naging papa siya dahil siya ang unang obispo sa Roma. Tanggapin man yan o hindi ni Ramon, nangyari na ang nangyari na. Kaya sabi ko nga sa kanya kanina, naniniwala ka ba na may talata man o wala, nangyari na ang nangyari na. Sabi niya, ang layo niyan, ang layo. Kung malayo, bakit yan ang nasa reality? Bakit yan? List of popes natin, sino nangunguna? Apostol Pedro, tumututol ka, bigyan mo ako ng una. Sino ang unang papa? Kung hindi si Apostol Pedro. Tinanong ko siya kanina. Kung hindi si Apostol Pedro, ang unang obispo sa Roma, sino? Hindi naman nagbigay. Akala ko ba magkikipag-aral ka sa amin? Kung magkikipagtalakayan ka for clarification of all things, na naniniwala kang mali kami at ikaw yung tama. Ang nakikita kayo ng mga tao, ikaw ang sirado ang isip, kami ang tama rito. At kasi, kapag sinabi mong mali, may tama. Ano yung tama? Yung tama. Kung hindi pa si Pedro, ang unang obispo sa Roma, eh sino ang sa Roma? Magbigay ka ng ebidensya mo. Hindi yung nakita ko, nakipag-asaran lang eh. Hanggang tutol ka, pero wala ka lang maibigay na tama sagot. Ayaw mo lang tanggapin. So nangyari dito, kami pa rin ang nasa tama, ikaw yung nakitaan ng mali. Wala kang magagawa dyan. Kaya nga sinasabi ko, ang punto por punto, ito lang ang programa na nag-iimbita sa mga sulpot na nagsasabing kami daw ang mali at sila yung tama. Patunayan nyo rito kami ang mali at kayo ang tama. O yan. Patunayan nyo, iniimbitahan ko lahat ng mga sulpot na nakikinig ngayon. Na naniniwalang kami ay mali at sila yung tama. Patunayan nyo rito mali kami at patunayan nyo rito tama kayo. Yan ha. O ino-open ko yan sa lahat.
ng mga nakakapanood, lahat ng mga supporters, i-share ito sa mga sulpot. Iparating nyo ito. Ang punto por punto nag-iimbita sa lahat ng sulpot na nagsasabing kami ang mali. Patunayan nyo mali kami at patunayan nyo yung tama kayo. Ano, Ramon? Pwede ba akong magtanong? Tanong nga naman ulit. Ano tanong mo? Tanong na lang, hindi. Huwag na lang ako mga tuwiran itatanong. Maganda yan. Tanong mo, bro. Pa kayo sa ano sa unang Korinto 4:6. Naman. Korinto 4:6. Wag higit sa mga bagay na nasusulat. Susulat. Ang tinutukoy diyan, bro, Old Testament. Old Testament ano? Kasi nang isunod ni Apostol Pablo ang unang Korinto, hindi pa bahagi ng Biblia ang unang Korinto. Hindi pa nga nasusulat ang aklat ng Apokalipsis nang sabihin ni Apostol Pablo, huwag ihigit sa mga bagay na nasusulat. Sa madaling salita, ang nakasulat ng isulat niya ni Apostol Pablo ang unang Korinto 4:6 ay ang Old Testament lang. Huwag ihigit. E kung huwag ihigit, nakasulat ng Old Testament, bakit tinatanggap ninyo ang New Testament? Tingnan niyo ang ano, ang mga Judaism, hindi tinatanggap ang New Testament. Hindi bro, Jando. Anong dinagdag namin sa unang Korinto? Anong dinagdag namin? Anong dinagdag namin na ayon sa unang Korinto, ganito, wala pala sa Korinto. Anong dinagdag? Oh. Sige nga, magbigay ka na dinagdag namin ayon sa unang Korinto, ito nakalagay. Pero hindi naman pala. Alin po yung dinagdag namin? Mas sila pa ang dagdag. Kung walang dagdag, sana hindi kayo nagpaliwanag. hindi ang tanong mo ang namin doon sa unang Korinto mo eksakto saan? Saan pa ang dinagdag namin? At saka bro Angel, ang pagpapaliwanag kapatid, ang pagpapaliwanag, hindi iyan dagdag. Actually, ang nature talaga ng Bible kapatid, pinapaliwanag yan. No? Babasahin ko sa'yo. Ang nature ng Bible, pinapaliwanag yan ng tamang magpapaliwanag. Iba yung nagdadagdag. Oh, babasahin ko kaya sa'yo. Kaya tinatanong ko siya, ito. Natin eh. Sa unang ito. Wait, ano, wala tuloy. Ang diwa ng ano kapatid ng Biblia, pinapaliwanag yan. Pero yun nga lang yung mga may otoridad dito. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag. May nagpapaliwanag, hindi yan pagdadagdag. Kapag nagpapaliwanag ka, hindi yan pagdadagdag kapatid. Iba yung nagdagdag sa nagpapaliwanag. Okay ba kapatid? Na Ramon? Tsaka inuulit mo ha. Pwede ba akong sumagot? Pwede ba akong sumagot? Sabi mo, magtanong ka lang. Tanong ka lang. At saka ulit ako na nakasulatan sa unang Korinto 4:6 ay ang lumang tipan lamang. Next question. Di ba itong taga Berea, kaya nila sinasaliksik yung kasulatan kasi doon nila malalaman kung tama o mali yung sinasabi ni Pablo? Ang tinutukoy kasi ni Apostol Pablo ang pagka-Kristo ni Jesus. Kaya sabi niya, tingnan niyo sa kasulatan para mapatunayan yung tamang sinasabi ko. Kasi nangangalan si Apostol Pablo patungkol kay Kristo. Patungkol ito pinapangaral niya at ang pinagbabatay ni Apostol Pablo yung mga propesiya patungkol kay Kristo. Kaya sabi niya, tingnan niyo sa kasulatan, totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hindi naman niya naunawaan ito, Bro Jandu eh. At basahin ko, Bro Jandu ha. Hindi niya naunawaan, sabi dito oh. Pinaliwanag ni San Pub ni Apostol Pablo eh. Wala tuloy. Pinaliwanag naman kapatid. Sabi dito, mas bukas ang isipan ng mga Hudiyong taga roon kaysa mga Hudiyong taga Tesalonika. Willing-willing silang nakikinig sa paliwanag ni Pablo. Pinapaliwanag ni Pablo eh. Ayan na. Pinapaliwanag. Kaya nga sinasalit yung mga taga Berea. Pinapaliwanag ni San Pablo. Sabi mo, ba't kami nagpapaliwanag? Ginamit pa ang 17:11. Sabi mo, ba't kayo iba kay San Pablo kasi sa gawa, sabi mo gawa 17:11 mo pinapaano na sinaliksik nila ang kasulatan. Pero sinaliksik nila kasi pero si San Pablo nagpapaliwanag. Hindi siya nagdagdag, nagpapaliwanag. Yan ang gawain ng simbahang Katoliko kapatid, nagpapaliwanag sa kung ano ang nakasulat sa Biblia kasi walang pwedeng mag-interpret ng Biblia kundi yung mga taong inutusan ng Diyos. Bro, Jedi, pwede ba ako magtanong kay Bro Raman? Di
ba yung taga Berea dapat nakasulat, kaya nga sinasaliksik nila yung aklat para mapatunayan kung tama ang sinasalita ni Pablo? Di ba ganun? Ay mali bro, ang tinutukoy din ni Apostol Pablo bro, ang pagkakristo ni Jesus, yun ang kanyang ipinapangaral. Kaya nga sabi niya, tingnan ninyo sa kasulatan, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Sina-challenge sila. Oo nga, pero di ba bago pumarito si Kristo ay nasa hula nung una? Kaya nga sinasaliksik yung mga taga-Berea yung aklat sa lumang tipan para mapatunayan kung nakasulat ba ang sinasabi ni Pablo. Di ba ganun? Yes, kaya nga pinapaliwanag ni San Pablo, bro. Pinapaliwanag ni San Pablo kung ano yung mga nakasulat. Hindi yung kung ano yung talagang nasulat, yun ang sinasabi ni San Pablo. Kaya nga pinapaliwanag eh. Paano mo ipapaliwanag kung nakasulat na? Babasahin na lang sana yun. Kasi pinaliwanag nga kasi hindi nga nila maunawaan. Ang salita ng Diyos, hindi nila maunawaan. Kaya ginawa ni San Pablo, pinapaliwanag. Kasi kung hindi yun ipapaliwanag, binasa na lang sana ni San Pablo. So, papayag ka na ano na nang nagpapatunay ay yung kasulatan, yung naisulat? Dalawa yan. Dalawa. Isang kasulatan at isang mapapaliwanag. Ano ka ba naman? Ang kasulatan ng base, yung base yung kasulatan. Ang napapaliwanag, San Pablo, ganun din ang simbahan. Ang base ng simbahan, ang Biblia, ipinapaliwanag ng simbahan kung ano yung nasa Biblia. Bro, dyan na eh. Oh, yes, bro, dyan do. Ikita ko ang dating daan member yata to ay INC member. Eh, paliwanag eh, basahin natin yung ano yung sinasabi niya 17:11 ha. Tuloy lang natin, malalaman ng aral na sa Pablo eh. Mas bukas ang isipan ng mga Hudiyong taga-roon kina sa mga taga yung taga-Tesalonika. Mas may pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ng Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudiyo roon, gayon din ang mga Grego, upawa mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit ang mabalita ng mga Hudiyo sa Tesalonika na pinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinusula ng taong bayan upang gumawa ng gulo. Ano ba ang pinapangaral ni Apostol Pablo? Is 8:4. Tuwing araw ng Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Grego. Ano yung pinapangaral niya? 18. Sapagkat nataig niya ang mga Hudiyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng matla, sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, ang pinapangaral ni Apostol Pablo ang pagka-Kristo ni Jesus. Hindi ito gaya ng unawa ng ang dating daan na kailangan pag ikaw nagturo mababasa sa kasulatan. Mali yun. Kaya nga pinapaliwanag ko dyan doon kasi nga kapatid na Ramon, kapag sinabing pinaliwanag, ibig sabihin hindi yan nakasulat litra kasi nga pinapaliwanag. Kasi kung nakalitra yan, hindi na yan ipapaliwanag. Sasabihin na lang yan na binasa. Bro, dyan o. Oo, buta. Maglibon ako. Magsundo pa ako kasi aking bata, aking anak pala, nandun sa ano, nakaduty sa hospital. Pero kunting comment lang, hindi na kailangan magpaliwanag, pero ang yung paliwanag natin, mayroon siyang sariling paliwanag rin. Yan mo may sariling sa paliwanag. So, sabi niya, hindi na kailangan magpaliwanag, pero siya may sariling paliwanag, personal interpretation niya eh. So yun lang brother, maraming salamat at sa lahat na kasabay-bay sa aking channel. Sorry po ha, mag-out po ako ng una. Hello, sundo pa po ako sa aking anak naka-duty sa hospital. Maraming salamat, God bless us all, good night po sa lahat. Ano ang tanong ko bro? Pwede pa? Pwede pa? Rojando. Rojando. Ano yung baril dyan? Brother Ramon, tama ba yung narinig ko kanina? Sabi mo hindi kailang ipaliwanag yung nasa Biblia? Yung sinulat ng mga apostol, hindi na. Okay bro. Ang ano ka bro, ganito na lang siguro, kung hindi kailangan ipaliwanag, so ibig sabihin literal po itong nakasulat sa Marcos 9:43? Ay hindi, si Jesus kasi ang nagsasalita doon. So kaya ipaliwanag? Oo. Ayun.
sa aklat ng gawa hanggang sa aklat ng Judas, lahat yun paliwanag. Ayun na bro, okay na bro, kasi kailangan pa rin ng paliwanag lahat na nakasulat sa Biblia. Sinabi mo na kanina. Eh, di ba, bakit si San Juan, sabi niya na ipapaliwanag niya yung dapat nang isusulat? San Juan? Oh, sa Apostol Juan, sa kanyang sulat na marami pa sana akong ipapahayag na isusulat, pero sasabihin ko na lang dyan sa inyo pag nakita tayo. Oh. Ano tayong magagawa doon? Kagaya yung ano? Sige, next question. My next question. Ano natin magagawa doon? Kagaya yung ano? Paano natin ilapit itong ano? Yung pahayag kapita kabanata 10 talatang 4. Paano natin malalaman 'to eh? Hindi nga naisulat eh. Asan doon yung tatlong kolog? Yung pitong kolog? Oo. Hindi nga sinulat kaya wala tayong magagawa doon eh. Ay. Talagang wala kang mapapaliwanag doon kasi ayaw nga isulat. Pero may mga sulat naman na kailangan mong ipaliwanag. Halimbawa, bawa lang nga. Yung ano, yung sinabi ni Kristo sa 1 Pedro 1:17, sabi niya, mamamatay si Pedro kung saan nilituwalhati niya ang kanilang Panginoon at iuulat niya ang kanilang mga kamay. Yung tanong, anong paraan na matay si Apostol Pedro? Wala na sagot ang Biblia doon eh. Anong talata yun, bro? Nasa 1 Pedro 1, wala nang sagot ang Biblia doon. Sabi ng dito, 21:18 ng 1, sabi ng dito, pagkatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ay ang nagbihis sa sarili at umunta ka kung saan ang gusto ko. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito, pag-ipaliwating kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kahit sa ang talata ng Biblia, hindi pinaliwanag kung sa paanong paraan na matay si Apostol Pedro na niluluwalhati niya ang Diyos kung saan nakaunat ang kanyang mga kamay. Walang talata sa Biblia ang sagot dyan. So, paano yan, Bro Ramon? Hindi nakasulat kung paano namatay si Apostol Pedro. O hindi namatay, bro. Siya. Simple hindi lang, hindi namatay. Hindi na siya namatay? Yes. Bro Ramon, wala sa Biblia kung namatay si Apostol Pedro. So, wala sa Biblia yon. Paano yon? Namatay si Pedro o hindi? Hindi naman tungkol sa paniniwala yan, yung pagkamatay niya. Hindi yun ang tanong. Ebidensya yan, talatang yan. Kailangan ipaliwanag mo. Anong papaliwanag yan? Hindi ka gagawa ng kwento, magsaliksik. Dasa kasi sayan, kung ano ang pinamatay ni Apostol Pedro para malaman mo kung sa paanong paraan siya pinatay, kasi hindi na binigay sa Biblia kung sa paanong paraan siya pinatay na nakaunat ang kanyang mga kamay. Kaya yan ang mga bagay, Bro Ramon. Yan ang mga bagay sa Biblia na pinapapaliwanag. Kaya nga sundan natin yung gusto niyang paliwanag. Siya nagpapaliwanag pero bawal magpaliwanag. Pero, Brother Ramon, tinatanong ka namin, namatay ba si Pedro? Hindi, kasi wala sa Biblia. Paano yan? Kaya nga hindi sinurat eh kasi... Hindi namatay. Ang tanong, wala sa Biblia na namatay siya, totoo na namatay siya o hindi? Hindi. Bro, Ryan. Ano ba ang makakuha natin kung maniwala tayong namatay o hindi tayo na naniwala? May maitutulong ba yan sa pananampalataya natin? O ay, nawala. Nasabi mo, basta't wala sa Biblia, hindi totoo. Kaya nga tinatanong kita, wala sa Biblia ang namatay si Pedro. Totoong namatay o hindi? Wala sa Biblia yon. Ang pinag-uusapan kasi natin, bro. Ay, wala na, bro. Ay, hindi ka nagigipag-aral sa amin. Pinapakita mo lang dito sa amin, sa live namin, na kami ang tama at ikaw yung ano mali. Kasi kami, meron kami patayan eh. Ikaw nagdadayo. Bro, kontra-kontra mga pinagsasabi niya. Dapat nasa Biblia. Pag wala sa Biblia, ngayon, pag sinabi mo namang wala sa Biblia, ay kasi ganito, kasi ganun.
Eh wala na, bro. Kasi kontra-kontra na pinagsasabi niya. Parang Mang Raymond. Mang Raymond, alam mo Mang Raymond, aksaya ka lang sa oras. parang ang pinag-uusapan natin kasi kung ganun eh may CR ba ang Diyos? Parang ganun yung kuhan, yung... Wala rin, mali rin yan, bro. Mali rin yan, bro. Pero tiniwala ka ba, bro, na Kristo kumakain, umiinom? Siyempre, nagsi-CR yun. Niniwala ka ba dun? Ngayon, ba't pa natin pag-uusapan yan? Kasi binanggit mo. Ano yung binanggit mo? Tulong yan sa kaligtasan natin, ang pinag-aaralan natin yung paano tayo ma... Wala na. Budando, yung pag-usapan daw natin kung paano daw maliligtas. How about this one, brother? Hindi na ito kailangan ng paliwanag, no? Ito, abasahin ko muna. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos 3:17-18, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Brother, agree ka ba dito, Brother Ramon? Ramon, agree ka ba daw dyan? 1080 na. Mag-unmute na, bro. Bro Ramon, agree ka ba dito sa Filipos 3:17-18? Hindi na siya nag-ano. Sige. Kasi, kanina pa pinipilit na kailangan daw may connection sa pananampalataya. How about this one? Tumutukoy na ito sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Connection ito sa pananampalataya. O, ngayon. Kaaway, ang walang pananampalataya. O, ngayon. Sige ngayon. Lumabas ka muna at tatanungin kita. Nandyan pa ba? Andiyan, brother, Romel, kaso ayaw na mag-unmute. Okay. At least nakita natin na, yun pala, ang kaya niya lang lokohin ay ang sarili niya. Okay. Niloloko niya sarili niya. Pati ba naman tayo dinadamay pa? Sarili mo lang lokohin. Sa programang ito, nakikita ng karamihan ng aming argumento at ang argumento mo. Was lumihis ka. Lumihis ka, hindi kami ang lugi dyan, ikaw yung lugi dyan. Ayaw mong maipit, lumilihis ka, ay ikaw ang lugi dyan kasi ayaw mong magkipagbanatan. At saka, sagurad, pag pumasok kayo dito, saguraduhin yung marami kayong dala kasi marami kami dito. Marami kami nagtutulungan. Ikunta nyo sa isip nyo na isa lang, ay talagang hindi kayo mananalo dito kasi hindi namin masagot na isa pa. No, may isa pa. Kaya dapat marami kayong alam din. Pag kayo napasok dito ng tanungan na marami kami, mahihirapan kayong pabulaanan ng katuruan ng simbahan kasi marami kami. At wag na kayong mag-SDE kasi! Ano na kayong magtanong? Tama ba o hindi mali? Ano ba yung budando? Tama o hindi mali? Tama ang mali. At siguro sabihin mo sa kanya, siguraduhin yung sinasabi mo na tama ba hindi mali? Maging professional kasi sabi mo si Apostol Pedro walang mababasang papa siya. Pag hindi walang mababasa, mali. Actually, bro, dyan daw, bro, Angel. Actually, lahat ng mga argumento niya inako na niya eh. Kontra-kontra. Tapos, pag sinabi mo naman, paano yan? Wala sa Bibling na matay si Pedro. Kasi sabi niya, ay, hindi na mahalaga yun. Akala ko ba? sa Biblia. Hindi na sabi niya, hindi yan totoo kasi wala sa Bibliya ang Papa si Pedro. Dapat nasa Bibliya ang Papa si Pedro. Na ganun ba? Pag tinanong mo naman yung wala sa Biblia, ay sasabihin niya, hindi naman mahalaga yun eh. Magandang gabi na lang. Magandang gabi na lang sa iyo, kapatid na Raymond. Bukas ulit. Na-religion mo, bro? Bukas ulit. Ano si bro Raymond? Kabalista? Okay, baka papasok ulit ako sa susunod na araw. Sana nga. Sigurin ka, bro. Talagang ganda yung bakbakan, hindi yung kiwas. Ano religion niya, bro? At saka kung maaari, bro, dyan daw, mapakita yung mukha, di ba? Agnostic. Hindi ko alam pati na ganun palang mangyari. Hindi ko alam na marami ko pala akong haharapin. Ayun ang sinasabi sa'yo. Kaya kinakailangan
Kahit na marami kami, bro, alam mo, bro, kahit na marami kami, bro, basta nasa tamang rason ka, wala kami magagawa sa iyo. Pero sa pinakita mo, ikaw na nga lang mag-isa, yung pang mga reasoning mo, maliban na sa pambata, di pa ka panipaniwala. Mas maigi pa nga yung mga bata mag-reason, bro, kasi stick talaga sila sa rason nila. Tama yan. At ang isang malaking example dyan, Brother John Ray, kung ikaw ay nasa tama kahit nag-iisa ka, like St. Paul, ay kayang patumbahin kahit na sino man sila. Correct. Maraming Panginoong Hesus Kristo, siya lang mag-isa. Ang daming mga ano, ang daming niyang mga kalaban, mga parisiyo, kaya nga pinapatay na lang nila kasi hindi nila kaya eh. Yes. Pero pag nasa mali ka, kahit marami pa kayo, kung nag-iisa ka, ay wala kang panalo. Talaga, kahit pa marami kami, kung ikaw ang nasa tama, hindi ka namin matitinag, pero unang tanong mo palang about kay Pedro bilang Santo Papa, siya una ba Santo Papa? Ikaw na nga mismo ang umamin eh. Hindi mo lang tinanggap na umamin mo na. Kaya sa susunod, brother, no, ikaw pala yung inintroduce sa amin ni Brother Vicente. So ngayon nakapasok ka na, may access ka na, pwede kang pumasok next time. Tama yung ginawa mo, magtanong ka lang, huwag kang makipag-argue para matuto ka, kasi ang gusto mo lang naman makipag-aralan. Don't argue with us, no? Just ask question para makasagot kami sa iyo. Ikaw na bahala mag-aral sa mga sagot namin, kung tama ba yung sagot namin o hindi. Huwag kang magdala ng argumento kasi hindi ka talaga mananalo sa amin, kasi kulang ka pa sa pag-aaral. Bagkos, nagtataka nga ako sa iyo kasi agnostic ka na ngayon. Hindi mo na alam kung saan ka mapapatungo, na pariwara ka na, pero naniniwala ka pa sa Bible. Na kapag taka yung ganyang paniniwala, no? Wala na paniniwala sa religion, pero naniniwala pa sa Bible. Una-una dyan, kapatid, ang Bible, gawa yan ng isang relihiyon. May relihiyon ang gumawa ng Bible. Eh, paano kang walang relihiyon? Naniniwala ka sa Bible. Kaya, dyan pala, ayusin muna yung ano mo, paniniwala mo sa ganyan. At lastly, bro, kung basta paglimbawa, may tinanong ka, pinaliwanag namin na sa Biblia, isang example yan si Pope, no? Pag sinabi mong tinanong mo, may mababasa, diwa, yes, mayroon kami lahat, mga batayan lahat dito ngayon. Pag kinontra mo, kapatid, sana naman, pag kinontra mo, halimbawa, hindi yan si Pope, hindi yan ang unang Pope, magbigay ka ng sino para sa'yo. May batayan ka. Bigyan mo kami. Hindi yan ang unang papa, pero wala kang naibigay. Sinong unang papa? Hindi ako makapagay, bro. Sunod-sunod ang sagot eh. Paano ako makasasagot? Hindi, ibig sabihin namin, pag kinontra mo ang sagot, siguraduhin mo, mayroon kang isasagot na tama. Kung mali nga si Pope, si ang unang papa namin, kanina ka pa namin tinatanong, kung hindi si Pope, Apostol Pedro ang unang Pope, sino yung unang papa? Wala ka namang maibigay eh. May sino nga? Sinabi ba? May mapapatunayan ka na si Apostol Pablo ay unang papa? Meron ka bang basihan? Wala naman eh. Kami may basihan, ang daming talata. Siya binigyan na susi. Siya, nasa Roma siya, no, sumulat. Pagkatapos sa church history, tingnan mo yung list of popes ngayon. Isa internet, list of popes. First pope, St. Peter. From Bible to church history books. Lahat ng mga church history books. Wala naman lilitaw dyan unang pope ng Roman Catholic Church, si St. Peter. Kontra ka ng kontra. Eh, wala ka naman maibigay ko sino. Kahit man lang isang talata ka man lang na si Paul ang kung sino man ang gusto mo, wala naman talata eh. Na siya yung unang papa eh. Wala. Hindi nga ako makasagot kasi sasagot sana ako. May magsasalita na naman. O sino nga, ibigay mo, sino batayan mo ngayon? Unang papa, maliban kay Apostol Pedro. Ayon sa Biblia, ha? Saan? Sino? Wala rin dyan. Kasi kung pa siya tinanong, kung tutol ka na siya, Pedro ang unang papa sa Roma, kasi sino pa kung hindi siya? Ang sinagot sa akin, walang nakasulat. Eh paano oh. Masusulat yung kaso? Rodendo. Walang nakasulat. Rodendo. Oh. Nagtaasan na ng placards dito, bro. Ayun na nga. So, matutulog na daw tayo. Oo na, gabi na. Gabi na. Magandang gabi na lang sa inyo. Good night, everyone. So, yes, Brother Ramon. Oh, good night, okay. Ang ginawa na lang kasi kanina kasi is ano eh, walang mabasa. Eh paano ngayon, wala kang nabasa, kami may nabasa. So paano ni-solve ngayon yan? Wala.
So, ano, nalugi pa rin siya kasi tayo may nabasa, siya walang nabasa. Ayaw mo lang tanggapin. Alam mo, paniniwalaan yung ating mabasa, yung kanyang hindi mabasa. Alam na mag yung kanya, eh gawa-gawa lang naman. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo kasi 10:57 na, patulogin ko pa si Divine. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa mga hindi po nakaabot, si Lynn Placido Briones, at si Elmer Bitonia.